Maikling pag-uusap lang natin, network marketing, ito, gustong-gusto ko itong pag-usapan. Marami tayo na i-correct dito. Ito ang tawag dito, technical meaning. Sabi mo sa katabi mo, technical meaning. The system of moving products from the factory to the consumers through an organization of users, retailers, and network dealers. Ayan, no? User, pusher, network dealer. Plain and simple, ganyan ang paliwanag ng networking. Okay na, alam mo yan. Dapat alam mo yan. Tama ba? Yes! Pero please, pag nag-pre-present ka at tinanong ka what is network marketing, pakiramdaman mo yung kausap mo. Tama. Kung maiintindihan yan. Tama ba? Yes. Yung kausap mo, hindi nag-i-English. Yung kausap mo, hilitong-lito na nga sa ibabaw ilalim. Tapos may matches. Babanatan mo man ang ganyan. System of moving products. Di ba? Pakiramdaman mo yung kausap mo. Halimbawa, kausap mo, lawyer, okay lang. Di ba, kausap mo nasa opisina, mayor, konsyal, kung sino man. Pwede. Pakiramdaman mo, kasi karamihan po, no, sa interview ko, ang galing mo naman mag-present. Ba't hindi mo na-close yun? Kasi nga hindi na-appreciate ito. Hindi niya naintindihan. Ito, itong common, gustong laging nadidinig. Pare, sino dito ang ano, may trabaho ngayon? Employed, employed. Baksak ng Pilipinas talaga. Eh, may nagtaas ng kamay. Ano trabaho, boss? Ha? Technician lang naintindihan mo. Okay na mo. Kausapin mo ko niya, hindi papasok sa akin yan. Aircon? Oh, aircon technician. O yan, may trabaho. Sino dito? O, paano ganito? Sir, saan ka, sir? Marketing din. Ginawa ko kanina umaga yan. Sa Pasig Palengke. Malengke ako, marketing. O, parang ganito. Boss, marketing guy ka. Bakit nasa networking ka? Pre, aircon technician ka, bakit nasa networking ka? Maraming ganyan, di ba? Yes. Unless kung tambay ka. Sasabihin siya, oh, tambay ka, ba't ka nasa networking? Ang sagot niya, dapat lang. Patay gutom na ako sa bahay. Dapat lang. Nakumoko. Mag-networking ako. Ito. Ito maganda sagot yan. Boss, technician kang magaling eh. Bakit nasa networking ka? Manager ka ng banko. Bakit nasa networking ka? Marketing and sales ka oh. Nasa office ka. Bakit nasa networking ka? Narinig nyo na yan? Yes. Nurse ka. Manager ka. Boss ka ba? Nasa networking ka. Common laging sagot na gusto marinig ng kausap nyo. Kung ano yung nararamdaman nyo at ano talagang intindi nyo sa ginagawa nyo. Yun ang magandang sagot nyo. Yung may feelings talaga. Sample. Ako dati tinanong, kasi ang background ko po, from service crew up to store manager, na experience ko. Philippines and abroad. Sa Philippines, McDo. Nung pinadala ko sa abroad, McDonald's. Corporate, di ba? From Dunlop to Viva to SM, marami pang company bago ko naging networker. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, pare, lagi kang manager sa trabaho, magaling kang empleyado, magaling kang manager, ba't nasa networking ka? Normal na tanong, tama? Yes. Ang sinasagot ko dyan, hindi ito, hindi tumbok dito. But then again, sabi ko, hindi mali ito. Dapat alam mo to. Pero kung talagang gusto mo maka-close deal, sagutin mo ng totoo kung ano yung nararamdaman mo. Ganitong sagot. Ako? Nasa networking ko kasi, brother, sa nakita ko mga nabagong buhay, dahil sa napakagandang sistema ng company nito, kaya ginagawa ko ito. Dahil ako naniniwala, medyo tumutulo na luha ko. Dahil ako naniniwala sa networking, ito na ang puputol ng tanikala, ng kahirapan, ng minana ng tatay ko sa tatay niya, na plano pang ipamana sa akin. The system of products moving left and right. It's okay, it's all fine, bawawaw. Again, walang mali rito, pero piliin mo ang paggagamitan mo. More often than that, kailangan matouch mo yung utak, yung puso, yung pangunawa.
Simple. Parang kumita ka na ba dyan? Anong sagot? Pagsali mo. Huwag kang plastic. Diba? Pagsali mo. Ha? Oh, kaya pag di ka sumali, problema mo yung pag-enroll ng inaanak mo. Problema ko yung pangbayad ng oriente, mamili ka na lang, mag-join ka o utang ako sa'yo. Eh bakit naman networking ang dapat nating gawin? Marami naman dyan, tama ba? Sabihin nito, marami naman dyan, bakit networking pa? Naniniwala kayo ron? Yes! O, lahat ng nagsabi ng yes, huwag na kayo umaten bukas. May alam ka palang iba eh, gawin mo na. Nakits mo yung point na? Why networking? Unang sagot ng mga pilosopo, why not? Pero ang sagot ng mga seryoso, kung may alam kang iba, gawin mo na. Pero kung wala talaga, eto, in global, nakaharap na sa'yo. Di sinagot akong ganyan eh, mga matatanda. Bakit ka nasa networking? Sabi ko eh, ito po talaga yung nakita kong nagbabago ng buhay kung nagsisimula ako. Tapos dumaan na maraming panahon. Siyempre, nagbago na buhay. Pag networking, kita nyo naman kung ano nangyari sa akin. Kaya talaga yung pinaglalaban ko. Ganyan na yung takbo ng usapin. Wala na pang iba. Kung makapagsalita ka naman, parang networking na lang ang pag-asa namin. Yun ang sinasagot ko. Kung may alam na ako kay iba, legal, ethical, maganda ang kitaan, marami ka magiging kaibigan, gaganda buhay mo, gawin mo na. Pero kung wala talaga, ito ay no-offer. Tama? Yes. May sabi ng iba, eh ang hirap kasi sa inyo, puro pagyaman ang pinag-uusapan nyo. O palitan natin, paghihirap. Kung saan ka nag-i-enjoy, doon tayo. Diba? Sumagot pa. Eh kanina ka pa kwenta ng prosperity, eh ano pang pangit ang may kwenta mo? Pangit, marami din, mahirap ha. Pag mahirap ang pocket money, 100,000. Hindi mo lang kung ano bibilin mo. Problema yun. Tama ba? Sabi niya, filosofo ka, hindi ganyan mga problema gusto mo. Ano nga ang problema gusto mo? Yung lubog na lubog ko sa utang, graduate kami dyan. Doon at doon balik ang usapan. Kaya nga natin ginagawa ito eh, to let ourselves be free of those challenges and problems na tayo din na may gawa, which is poverty. Walang kinalaman ng gobyerno dito. Diba? May gobyerno nga, buti may gobyerno tayo. Kung ayaw sa gobyerno natin, pumunta ka sa Afghanistan. Tingnan ko kung mag-enjoy ka doon. Tama ba? Yes. Kumakareklamo, diba? Ang taas ng gasolina, kumakareklamo. Wala ka namang kotse. Diba? Traffic. Diba bilangan ka? Diba? Puro tayo reklamo. Diba? We cannot control everything. Actually, yung mga rinereklamo natin sa buhay, wala tayong control dyan. Pero yung pagbabago ng financial status mo, may control ka dyan. Diba? You have network marketing, you have in over 16 years of experience of changing ordinary people into extraordinary person. Gagawin mo lang ng tamang negosyo. May mga pilosopo. Bakit? Pag naging multi-millionaire ba ako, madadala ko ba sa langit ang mga yaman na yan? Narinig nyo na yan? Yes! Yung nagsabi na sa akin yung sinagot ko, pasensya na po kayo, ma'am, sir. Sa sinabi nyo, may tanong ako. Gaano naman kayo kasiguradong sa langit ang punta nyo? Diba? Ako, sinasabi mo magiging milyonaryo ka, may preba ako? Magkakakotsi ka, may preba ako? Magkakamilyon may preba, ikaw, nakapunta ka na ba sa langit? Kung nagmamadali ka, go ahead. Diba? Are you getting the point? Yes! Sabi ng iba, yung problema kasi sa mga taong yumayaman, yumayabang. Naginig nyo na yan? Yes! Totoo naman, marami talaga akong nakilala, yumaman, yumabang. Marami din talaga. Pero itong point, magpakayaman ka muna. Tsaka ka mag-desisyon kung mayabang ka o mabait. Hindi yung mahirap ka pa, iniisip mo na yayabang ka.
Lago mo naman. Tama ba? Magpakayaman ka muna. At saka ka magdesisyon kung saan bahay ka kung mabait. Tama? Walang-wala ka na nga. Yan pa iniisip mo. Tama? Baka yumabang ako. Gago. Tapos pag walang pambayad ng kuryente, pautan. Diba? Ano yung punta sa London? Diba? Loan dito, London. Lahat ang co-op sinalian. Are you getting my point? Yes! Network marketing very revolutionized ang negosyong ito. And sa ating company for 16 years, kayo ang witness niyan. Ngayon nga, di ba, nag-create ng mga vertical integration. We are growing bigger sa buong mundo. Eh, nakakatakot. Kung di nagka-pandemia, baka ang Pilipin Arena, kalahati, foreigner na. Tama, kayo, mga witness kayo dyan. Tama? Yeah. Eh, okay, bagal-bagal. Baka naman makunahan pa kayo, mga applied, mga nasa Africa pa, nasa ibang bansa. Hindi masama para sa company, pero para sa iyo, nababagal-bagal. Medyo malungkot na kwento yan. Tama ba? Sir, maraming na kaming narinig, networking daw para sa mga desperadong tao lang yan. If you will let them believe na totoo yung sinasabi nila, might be true. Pero ikaw mga kapagsabi, desperado ka ba? Tingin ko sa'yo hindi desperado. Ang tingin ko sa'yo matino. Naintindihan mo eh. Pag hindi mo naintindihan ng networking, may problema ka. Mind you, maraming tao hindi naintindihan to kahit may aral. Meron tayong layo kaduya, grade 5 ang natapos, taga-Bohol. Eh, meron may 3-floor na bahay, may dalawang sasakyan, earning hundreds of thousands, monthly, grade 5 natapos. Nung maliit pa ng opisina, dito kami sa kabila, meron pina-explainan sa akin, attorney, lawyer, may pagtas kong mag-explain ang sabi sa akin, scam yan ah. Scam po ba? Sabi ko, alam nyo, yung grade 5 po sa Bohol, hindi niya nakita ang scam to, ngayon po, laki-laki ng kinikita. Diba? Lawyer ang tingin is scam. Kasi nga, mababa ang tingin nila. If you let people, hindi ko linalat ng attorney, hindi ko linalat ng lawyer kasi marami din tayo member na lawyer. Sinample ko lang yung nakausap ko. So if you let people like them, na talagang ang tingin sa'yo, desperado, mababa, mananalo sila. Pero tayo 16 years, napatunayan natin, yung lifestyle mo, yan ang gusto ng karamihan. Yung meron pa ngayon, yan ang gusto ng karamihan. Gawin mo lang ng tama ang negosyo. Why network marketing? O patatanungin mo, 180 degrees ng buhay ko, binago. Binago. Kung ako wala sa networking, siguro empleyado na normal, manager pa rin, or most probably abroad, kasi nakapag-abroad ako. And ang pinaka-last resort ko kung wala ko sa networking, wala sa company to, malamang tinuloy ko lang isa ko pang career, yung artista. Yung mga actually, pag ini-interview mo lahat ng bukang bibig actually. Diba? Yeah. So napakaganda. Magandang, napakamaraming tao ang binagong buhay. Katakatalo na lang talaga sa kilos. Kasi yung paniniwala, maaaring pare-pareho tayo. Yung belief, maaaring pare-pareho. Pero yung paniniwala, yung action, dyan nagkakaiba talaga. Bawal talaga ang mabagal. Pag mabagal ka, mapag-iwanan ka. Kailan ang pagbabagal? Pag may savings ka na ng milyon. Kailan babagal? Pag marami ka ng downlines talaga. Talagang babagal na ang kilos mo yan kasi marami kang iniintindi. Ay, ayoko nung gano'n. Marami iniintindi. O sige. Marami kang iniintindi kasi marami pumapasok na income. O doon sa marami kang iniintindi, walang pumapasok na income. Choose your heart. Tama ba? Yes. Sa Tagalog, mamili ka ng matigas. Solid na income. Diba? Solid na pamumuhay. Yun ang kaya ni-provide ng company ito. Bakit ako ganito ako confident mong sila? 16 years na. Tama ba? Yes. Kaya nga kami, on the lookout na kami ng mga bagong mga generasyon na hawak ng management natin. Kasi hindi na namin nakita nila, Arnel, for the next 15, 16 years, 20 kami pa rin ang nandito. Di ba? Mahirap na. Baka nalalaglag na yung... Siyang milyon, boom! Nagulat na eh, natangin eh. Di ba? At ang mga new generation ng top 50, nakikita ko nakaupo rito. Masama kang papayag na habang buhay fans club. Dapat dumating panahon, ikaw ang pinapalakpakan. Ikaw ang nagsasalita.
account na kinikita. Okay? Handa ba yun? Bilisan lang natin ito. Ayan. Ito, isasummarize na lang natin ito. No? Dahil napaka, ang dami ko nang sinabi, tinamaan na dyan eh. Diba? Ayan, no? Pagka ikaw ay employment, yan, nag-tuition fee ka, 16 years, diba? Gumamit ka ng ano, ng fair food expenses, yung risk, pagka-graduate mo, limited income, no work, no pay. Yan ang lifestyle mo. Employment skills ang binibigay. 12 hours a day, hindi ako niniwala dito, dagdagan mo pa yan. Sa traffic na yan. Hindi ka lang 12 hours, diba? Diba sa ito, kung pag-ising mo, pag-hakbang mo, nasa trabaho ka na. Pag-out mo, pag-hakbang mo ganyan, bahay, natulog na. Eh, hindi naman ganun. Tama ba? Pinakamalungkot na boy na empleyado, alam niyo, hindi yung sweldo, sa totoo lang, hindi yung sweldo. Alam niyo kung ano, yung walang time freedom. Yun ang pinakamalungkot sa boy na empleyado. Na-experience ko yun eh. Pag empleyado, plain simple empleyado ka, ang pinakaayaw ko nun, yung matutulog ka sa gabi kahit di kayo naantok. Kailangan ka na matulog kasi may pasok bukas eh. Tama ba? Tapos kung kailan ka naantok, naantok doon pagigisingin. Totoo, totoo. Dinig ko yung unang-unang speaker na napakinggan ko. Sabi niya, time freedom, simple lang. Ano po yun? Sabi niya, matutulog ka pag antok na antok ka na. At babangon ka pag gusto mong bumangon. Yun ang time freedom. Diba? But, hindi mo magagawa yan kung wala kang savings. Hindi mo magagawa yan kung wala kang negosyo na katulad ng ginagawa natin. Na maya-maya, nakahapon ka ng 1-8. Tama ba? Kaya gawin ng tama ang negosyo. Ayan, pag traditional business, huwag na tayo, kasi dating baka naninira pa tayo, pero analyze na lang. High capital, low profit, may rental ka pa. Dito, wala kang rinirentahan, tama? Wala kang pinapasweldo, wala kang mga bills, di ba? Naka-aircon ka. Ano pa, risk, very high. Business skills din, mag-aaral ka pa. Dito, ano ang inalis sa'yo? Sabi ng mga eksperto, ako rin naging marker. Ayun sa balance. Sabi ng mga eksperto, para daw maging successful na entrepreneur, dapat meron kang idea. Tapos lalagyan mo ng plan. Tapos lalagyan mo ng action. Ito, ang pangit magsulat talaga. Patunayan nyo na, ha? Pangit talaga magsulat. Ha? Pugi naman, pugi. Ha? Ito maganda. Sa business, mag-aaral ka pa ng idea. Sa company natin, may magtuturo na siya ng idea, burahin mo na yan. Ito na lang gagawin mo, magplano at mag-action. Diba? Inalis ko. Sa simula, pagka nag-present, diba, tanungin niyo yung prospect niyo. Gusto mo bang magka-negosyo? Oo naman. Tanungin mo, ba't wala ka-negosyo? Ano sagot? Kasi wala daw? Hindi totoo yun. May pera yun. Wala lang idea. Tama? Ilang 13-month pay na dumaan sa'yo? Inuna mo ba yung iPhone? Diba? Cellphone inuna mo eh. Gimmick ang inuna mo. Napakadami ng time may pera ka. Since wala kang idea, hindi umandang yung pera. Tama? Pero dito, nag-join ka bakit? Tapos na yung idea eh. Plano at action na lang ang gagawin mo. Tama? Yan. Malaki ng pinagkaya ba? Andar pa tayo. Ayun. Kaya pala lilagay kita dyan. Kasi kung gulong ka. Alright. So, 24 hours on duty. Totoo yan. Kahit ito, 24 hours mo yan sa totoo lang pag empleyado. Di ba nasa bahay ka na, iniisip mo pa? Ay, sarado ko ba yung tindahan? Manda ka yung freezer? Kasi na-experience mo yun, nasa McDonald's, sorry, nasa McDonald's ako. Nasa bahay na ako, iniisip mo pa rin, tama kaya temperature ng freezer? Kasi pagpasok ng umaga, pagkapalpak ang temperature, lusaw, wala kayo bibenta. So 24 hours ka naka-duty, tama ba? Pero pag nasa networking ka, you can set your time. Meron kang time management. At may uhubutin ka to enjoy the time freedom. Ha? O ito pa, relative to the success of the business, ito. Sorry, baka may tamaan. Sa nangyaring pandemya, ito ibig sabihin niya. Grabe yun. Nung isang araw, nag-iikot ako, Cowboy Grill sarado. Mga, ano, restaurant na ano, ang tawag doon, may comedy bars, sarado. Mga spa, sarado. May mga call center, nagsara. Mga malalaking may mga kumpanya, manufacturing, sarado. Kaya relative to the success of the business. Paano pag may pandemya? Tama? Buti na lang ang negosyo natin, pandemic proof talaga. Essential kasi. Kailangan eh. Tama ba? Yes. Kaya tuloy-tuloy ang negosyo. At nakakatuwa, di ba? As reported, 2020 and 2021 is the biggest
na income ng kumpanya natin. Ironic, di ba? Kung kailan wala tayo ng seminaro, walang harapan, mas lalong lumaki yung benta sa power ng online. Tama ba? Kaya ngayon, kung magaling ka sa online, magaling ka pa sa offline, naku, wala nang pipigil sa dito. Wala nang pipigil. Ito pa. For 16 years, yung ating sistema, yung ating marketing plan na you have a direct referral of 1,000 pesos, maraming bago, marami na bago buhay doon. Tama ba? What if ngayon, sa easy verse natin, new verse pa lang, 5,000 na agad. Diba? Paano pa kung techno-verse ka, 10,000, digi-verse, 20,000, meron kang 30,000 sa mega-verse. Nakikita niyo yung magiging projection? Kung sa 16 years, umandar yung 1,700 lamang na direct referral, ang daming nabago buhay, what more sa easy-verse kayo and OVI? Are you getting my point? Yes. Tingnan mo yung katabi ko, tingnan mo. Tanungin mo, nanggigigil ka ba? Diba? Kasi kung magpapabaya ka, mark my word mga kaibigan, sa mga hindi nakakilala sa akin dito, baka nagtatanong kayo, saan ba nang galing to si Mr. Espinosa, biglang sumulpot dito to, excuse me. Kasi I had a 5-year vacation. Dahil from 2006 to 2016, limpak, limpak, limpak na salapi ang pumasok sa akin. So, sabi ko, baka pwede ako magbakasyon. Na-enjoy ko 5 years ako nagbakasyon. Hanggang sa dumating ulit ang pangataw, sabi ni Doc, maraming bubuksan na integrate, vertical integration, maraming division. Bumalik ka na, tapos ng bakasyon. Diba? Pwede kayo magtanong sa mga luma dito. Before everybody that you know in the training team, before anyone na vice president that you know, before them, andito na ako sa kumpanyang to. At ako ang nagpasok dyan, kay Mr. Nilimbin dito, ako nag-recruit dyan. Tapos pinagtulungan namin si George and Gonzalez. And last head position was vice president. Sa mga umabot sa akin dito, tama ba? Kasi yung iba mga baguhan na talaga to, mga no-knowledge sa akin to, mga to eh. Kung gusto nyo makilala ko more, panoorin nyo yung mga lumang clips sa YouTube. Kaya lang ang package nyo, 7,980 pa. Baka doon ka mag-pay in. Diba? Wala na yun. Pero mga all trainings ko, nandun pa. Pero okay, magalala. Then I'm back, diba? I'm back. So, makakasama nyo ako ng mas marami pang sessions sa mga trainings na to. Sa networking ka, low capital, high profit, which is true. Diba, saan ka naman nakagit ang negosyo? Ang ibabalik sa'yo, dandaan libo. Na? Ito, fair food, expenses, hindi mo na problema yan. Diba, yung risk, low. Ikaw lang naman ang risk dito. Pagtamad ka, risk ka talaga eh. Tama ba? Pero pag nasipag ka, asset ka. Nino? Nang sarili mo. Pag masipag ka, asset ka ng sarili mo. Pagtamad ka, ikaw din ang problema ng sarili mo. Huwag ka maghanap ng sisisihin. Kasi dito, pag naging successful ka, ikaw naman ang pinupuri namin, hindi naman kami ha. Uy, grabe! Nagka-kotse ka, congratulate mo ako. May ganun ba? Wala naman eh! Diba? Grabe, naging millionaire ka, congratulate mo yung company. Walang ganun. Ikaw ang ina-awardan, ikaw ang pinapalakpakan, ikaw ang pinag-congratulate. Tama? Kaya naman, pag ikaw pumalpak, huwag ka na magsisisi. Huwag kang maghahanap ng sisisi. Ang pangit ng product. Ang hirap mag-recruit. Diba? Yung iba, recruit ang ginagawa eh. Diba? Urong sulong, diba? Ang hirap mag-invite. Diba? May limit eh. Ang hirap mag-online. Diba? Naghahanap ng sisisi. Dapat wala rin ganon. Sa failure mo, ikaw may gawa niyan. Sa success mo, ikaw rin ang may gawa niyan. Tama? Kasi ang kwere, sa success mo, naka-backup kami. Sa failure mo, don't tell me na hindi ka binakapan. Tama ba? Nandiyan kami, ikaw lang talaga may papukulang. Ikaw! Ikaw! Yes! Mm. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga. Pero sa success mo, ikaw din eh. Are you getting me? Okay. Lapit na tayo matapos. Ayan. What makes our company number one MLM company? You can apply the law of leverage. You can reach, you
can be your own boss. Pinag-usapan natin kanina yan. Portable, pero big business, family business, helping business. And, sige, baka gusto mo yung mag-picture niya. Yan, baka may exam bukas. Okay? Ang mga bata ngayon, ano, yung anak ko kasi naka-online, ang gagaling na mag, ano? Sabi ko na, ba't di mo pinipicturean? May ano na sila, photographic memory na. Lalo pag nakita na sa computer, ewan ko, tapas ka ng grade, siguro nagpapadayaan. Maglalagay akong CCTV doon, para mahuli ko. Okay? Ayan, ito, mga pinagdaanan, ano? Mga business partners natin, of course. Tapos, mga awards, hindi na-updated to, kaya medyo binibilisan ko na lang. Asa na yung ano? Ito, ano to? First Philippine Arena to eh. Yung smile. Yan, sunod-sunod na yan. Yung happiness. Yan. Hindi nagtagal yung ano, nandun kami tatlo, magkakatabi kami rin eh. Tatlong Guinness, dalawang Guinness World Book of Record ang nakuha natin. Indoor, na may mask, at saka yung ayaw magpakita na, oh. Ayaw magpakita nito. Ayaw magpakita eh. Ganyan natin ha. Huh? Nandun kami. Saan nga ba yun? Kirino, Kranstan. Yan. Yan. Of course, mga international delegates natin, headed by Nigeria, pinakamalaki. And of course, the products. Ibang topic na lang ito, pinapakita ko na lang sa inyo. Why are we are number one? Because we have a system, the management has over 90, palitan na yan, dapat 110 years of combined experience in the MLM industry. Kaya lahat ng sinasabi namin dito with full confidence kasi nangyari sa amin at nangyari sa company. Kaya ikaw, kahit hindi kita kakilala, I want to have a connection with you. At hindi ako mahihiyang hilingin ang paniniwala mo kasi hindi na tayo nagsisimulang kumpanya na dati pag tinanong kami, talaga bang te-take off to? Siyempre, medyo hesitant pa, pero wala na sa stage na yon. Ang mga company sa labas, I'll be honest, I was able to be a consultant of mga iba't ibang kumpanya, mga networking companies on the 5 years na ako po'y nag-vacation. Talagang tayo ang model. Tayo ang pangarap. Tayo ang kinokopya. Kaya yung mga salbahe, hindi nila tayo makokopya talaga. Pero yung mga matitino, siguro mga 1/4 hanggang 1/2 pwede tayong makopya. Why do I say yung matino, may salbahe? Kasi nakakausap kong personal eh. Yung mga may-ari. Pag ganito ang motivation, idol namin si Dope, si Sir John, tsaka si Sir Francis, ang nabubuhay pa, idol namin. Kasi kayo lang kami training team. Kayo lang kami management na matibay. Parang gaganda yan. Pero pag ang company yung nakakausap, tatalunin namin kayo. Lalapasan namin kayo. Yung mga ganyan, wala. Tama, hanggang ngayon, lahat ng nanira, lahat ng nagsalita na hindi maganda, wala na. Diba? Yung iba nandyan pero struggling. Meron number one, tayo yon. May number two, pero nandito. Far number two. By the numbers itself, kitang-kita kung bakit tayo number one. Gets? Yes! Dara tayo. Sige, tuloy mo yan. Tuloy mo. BODs nagtatrabaho, tapos may expansion na nakikita naman natin has over 200 business centers offices nationwide and a number of abroad. May mga taga-Kirino ba dito, Isabela? Mga Ilocano, ayan o, kaka-ribbon cutting lang natin ng bagong branch natin, 2 weeks old pa lang sa Kirino. Ayan, so parang every week yata may training team na lulusog doon. At saka mga localities na rin, lahat na pwedeng i-drive kung meron taga Batangas, mga ano pa ba, sabi yung mga natin, mga offices na mga pwedeng drive lang. Ini-schedule na yan. Pupuntahan na yung mga offices para mag-contact ng mga trainings and mga seminars natin. Alright? Dara tayo. International branches. Ayan, picture. Dali. Chuk. Para baka meron kayong mga contacts dyan, kausapin na ninyo. Alright? So, na-picture na? Okay. Pass your paper. Okay. What makes EC the number one MLM company ba din? Because of the travel incentives. We offer free trips to USA, Europe, and other Asian countries. Grabe, isang araw, yan ang tanungan namin. Kailan mag-expire ang US visa mo? Kasi kailan na namin mag-renew. Yan. So, syempre, mag-renew ang management, ang ibig sabihin nun, magbabalik tayo sa US trip. Kaya dapat galingan ninyo. Galingan ninyo. Dahil dapat kayo naman ang kasama. Iba po ang experience sa US. Grabe, ngayon pa lang maghanda na kayo. Sa US, nabigla ako dun eh. Nung first time ko, gulat na gulat ako.
Mga bata, 2 years old, ang gagaling mag-English. Bakrasin. Kaya kailangan, handa ka talaga. Baka dumugo ang ilong mo pag hindi ka handa. Yes. Ito, alam mo na yan, ano? Inaano natin yan, inaayos. Payout system natin, of course, in EC5 daily, weekly, and monthly. Of course, the skills na pag-usapan na natin yan. Pwede na mga tito, Brad, paki-murder mo na. Patay, di ba? Paki-patay. I-murder mo na yan. Sige. Matatapos mo tayo. Maangat ba ito, ang pusa? Ano, dito pinipindot? Ako na. Ano? Yan. Mga kababayan, nakuha sa awit ng Pilipinas. Kato ni Arashida Hukam. Di ba yun yun? Di ba? Shanada! Rasi! Pilipinpinin! 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 Mga kaibigan, bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan ng lahat ng present ngayon. Palagpakan natin. Ang hindi na lang This will not be the last. This will not be the last. I believe next week, Wednesday, ako mag-i-MDO. Wednesday. So, ibang topic naman yun, ha? So, if you have the liberty to attend, please come back. And next Friday, I believe, yung neko naman would be Arnel in pain. Naka? Ayan. So next Friday naman, pabalik si Sir Arnel. So, I want to see you again on Wednesday. If kumakabalik kayo, please do. Reminder, March 27, OVI Grand Launching. Please contact your archives. Baka may ticket allotment na kayo so you can join us sa Inares Sports Complex. Your ticket, of course, may presyo, but it comes with an OVI face mask and a shirt. So, kailangan nandun kayo, no? Sa mga hindi makakapasok, sabi ko nga, we will be live online. Alright? Okay, dito tayo magtatapos. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin, I hope may natutunan. Iba't ibang topic yung pinag-usapan natin, okay lang. 7 topics yung actually yung binitawan ko sa inyo, rumble na. May matutunan ka lang ng isa, premyo ko na yan eh. Kahit nga sa 7, kalahati lang yung isa. Di ba? Half lang natutunan, okay lang. Kasi ang tunay na labanan sa labas. Application, nagpalagpakan tayo, natuwa tayo, okay lang yan. Okay lang yan. Pero dapat, mas matuwa tayo at the end of the day. Ano yun? Yung magkaroon ka ng tamang resulta. Yeah! Again, kung ano ang success mo, ikaw ang gagawa. Pero ang company, naka-back up lang sa iyo. Nandito lang ang company, Special Board of Directors headed by Doc Ed, Dr. Amoni, Sir John Ascrim, our whole management, nandyan para sa inyo. Ang innovation parating, mas marami pang mga vertical integration in the future. Always update yourself. Meron tayo lahat. OVI may Facebook account dyan. Ang EC-verse may Facebook yan. Alliance in Motion, EC meron. Update yourself. Yan ang misa kasalanan ng iba eh. Hindi nata-update. Ang seminar natin everyday, meron tayo dito. Sabi ng iba, meron pala. Meron. Pinag-uusapan ng OVI, pinag-uusapan ng mga EC-verse. Umatin kayo at may training tayo. Sa buong sandinggo, meron tayong dalawang training ngayon. Yung ating NECO and ECAM. Tama? So, attend lang tayo dyan. So, ganito. Kung seryoso ka, mga kaibigan, always believe that marami pang tao ang seryoso na nasa labas. Na hindi pa nakakausap, may market ka, hanapin mo. Huwag ka maghintay na ikaw ang lapitan dahil hindi tayong karinderya na bukas para sa lahat. Tama? Tayo dapat ang nag-i-invite papasok. Always remember, ang binabalita mo walang masama. Ang binabalita mo isang king na magpapabago ng buhay nila financially. Siyempre, pag nagawa mo yan, ikaw na ang kasunod ng binabalita. Walo lang, walo. Walo lang eh. Sa Merkules, babalik kayo ha? Yes!
Tsaka sa Friday pa. Yeah. Bilang tayo ulit. Sino gusto maging milyonaryo? Basa naman. Pito na lang. Pito. Walo na kanin. Alam nyo, sa pag-upo pa lang, makikita mo na kung sino magiging milyonaryo. Kung pati sa ballpen kanina, kitang-kita na yun. Sa pag-upo pa lang, kitang-kita na kung sino magiging milyonaryo. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang dalawang kamay. Pito pa rin eh, pito. Sayang yung isa kanina, pasok na ng bago pa eh. Ulitin natin ha. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Yun! Walo na ulit. Walo. Ilan to? Ang nagpasisandaan to ah. Diba? Bakit walo lang? Ulitin natin ha. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Walo lang talaga. Walo lang talaga. Huling tanong. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Naniniwala ka, nakasama ka dun sa walo, tumayo ka!